O, ito na nga, Loy. Ano na? Okay, meron lang tayong gusto mong linawin. TI mo at TI yung lahat ng nakikialam sa buhay ng may buhay. Mm. Lalo na ikaw, OG. Bukas, may live akong gagawin or sasabihin about you. Daddy, wag ako. Kasi kung may alam ka tungkol sa akin, mas marami akong alam tungkol sa'yo. Kung gusto mo lang magbulat lakan tayo dito. Kung sinunod ka namin, palagay mo may mangyayaring maganda sa anak mo. Huwag mo na, huwag nang ipilit, OG. Huwag mo nang pagbalikin ng Katmiel, OG. Utang na loob. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Papa o, walang mga ideas. Ano pa nga ba? Ang lagi nung inihilig sa amin. Ayan! Ichika mo na! Dali! O, ito na nga, Loy. Ano na eh? Okay, meron lang tayong gustong linawin. Hindi naman natin to aawayin. O, kasi tayo didepende lang sa kanyang ipinos. Na kanya rin idinilip. Pagkatapos. Oo, eto na nga. Sino yan? Yung daddy ni Liza Soberano. Meron? Ay, nag-post yung December 2. Sa kasagsagan ng split up na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ako naman itong kanyang binembang. Bakit? Anong concern niya? Ito nga, actually kaming dalawa ni Ate Christy ito. Ito nga. Nag-post siya sa kanyang Facebook. Ito ang sinabi niya nung December 2. Christopher Min, TI mo at TI yung lahat ng nakikialam sa buhay ng may buhay. Mm. Lalo na ikaw, OG. Mabait pa, anak ko, ganyan magsalita. Bukas, may live ako gagawin or sasabihin about you. Huh? You all woke up the beast. So kuya, inamin na niyang beast siya. Huh? Ito na nga, no? Tapos, mga after 7 minutes, nag-post ulit siya. OGD. Laging ganyan ang tawag niya sa akin. OG, tapos D. Bumalik ka na lang ng pagtinda ng turon para yung bunganga mo hindi putak ng putak about other people's business. Ang isigaw mo na lang is turon lumpia. Diba, dyan ka rin nag-umpisa? Nakita ko ba niyan? Banana cube. Tsaka turon. Ay, walang lumpia? Wala. Ay, mali, daddy. Mali ka na. Kinurit. O, anyway. Gusto ko lang, yung PI mo at PI yung lahat na nakikialam sa... Pinakialaman namin yung buhay no recently. Daddy, ang pinag-uusapan na ngayon at pinag-uusapan ng buong mundo ay yung pagtatapos ng relasyon ng Katmiel. Asan ka doon? Asan ang anak mo doon? O, ikaw magsabi, saan? Tapos mabait pa, anak ko, ganyan magsalita. Eto, sabi pa niya, bukas may live akong gagawin or sasabihin about you. Nag-live ba? Hindi. Ba't siya magla-live? Ito nga, binuran niya. Yung kanyang announcement na siya'y magla-live. Ano naman yung live na sasabihin mo? Ako wala akong dapat na ikatakot kung ano man yung ila-live mo. Iintayin ko yung pagla-live mo, Daddy John. At hintayin mo rin yung aking sagot sa magiging live mo. Ayan, doon lang ako, depende. Oo, hindi na ako magkukwento pa ng mga nakaraan nung nag-uumpisa pa lang si Liza. Oo, hindi mo na ako magkukwento. Depende ako sa kwento mo. Para patas lang. Hanggat maaari talagang ayokong na kikipag-away. Kayang isettle, kayang pag-usapan, hindi pa. Saan kaya siya nanggagaling dyan, Nay? Saan mga post niya? Hindi ko nga maintindihan, Loy. Baka kasi lasing si Daddy nung nagpo-post. Tapos, nung nahimasmasan, bumaba ang tama o nawala ang tama, doon niya na-realize na mali pala yun. Kaya, dinilip niya. Kasi, ang dami rin sa mga friends niya ang nagpa-realize sa kanya. Na easy ka lang, hinay-hinay ka lang, kalma ka lang, hindi ba? Kasi kung tama naman siya, di aayunan siya ng iba to. Oo, tsaka di ba? Ang nakakaloka, ba't sa gigil na gigil, cut yan yung topic? Oo, nung Liza Soberano, hindi ka gigil na gigil. Itong kay Katmiel, gigil na gigil ka. Diba? Ikaw alam ko, anong gusto mong patunayan, Daddy? Yung pagmumura mo, gusto ko nalang ituring siya bilang expression mo. Dahil laos na yung pag sinabi mong TUTA, ang ina mo.
Hindi naman nangangawagan ng PUTA ang nanay ko. Kundi, sa out of anger lang yan. Expression na lang yan na yun. Pero, yung bumalik ka na lang sa pagtitinda ng turon, darling, kung nananatili akong natitinda ng turon ng araw, wala sa kinalalagyan niya ngayon si Liza. Hindi mo ba na-realize yun dati? At saka anong masama sa pagtitinda ng turon? Kaya nga, Diyos ko naman, daddy, oh, ang dali-dali mo makalimot. Ano ba, mag-iisa-isahan ba tayo? Mag-i-enumerate ba tayo ng nagawa nating kabayanihan? Sa isa't isa? Gusto mo ba ganun? Pwede isama mo yan sa life mo. Tapos ano yung tuturuan mo ba akong? Isigaw mo nilang isturuan lumpia. Di ba dyan ka nag-umpisa? Wala akong lumpia. Ano naman yung, ngayon? Yung pala yung kasi, daddy, wala akong lumpia doon. Turuan na tsaka banana cube. Kaya nga, eh, pati kamote ko. Akala ko puro may saging lang eh. Oo. Di ba pag nag-post ka, panindigan mo. Total galing mo yan, di ba? Total yan ang damdamin mo eh. Di ba? Di mo naisip yung think before you click. O di ba, panindigan mo na lang yan, ano? Eh kaya lang na-screenshot namin eh. Ang dami rin nagpadala sa akin ng mga common friends natin eh. Di ba? Hindi ko naman kayo inaamay. Kaya, oh, naka-support pa kami kay Liza Frankenstein. Diba? Kahit wala na sa akin poder si Liza. Diba? Hindi para kalimutan ko yung aming pinagsamahan, yung magandang memories namin. So ikaw? Ikaw talaga may karapatan pang magagaganyan? Hindi ba? Hindi naman ikaw ang nakatrabaho ko. Hindi naman ikaw yung inalagaan ko. Tsaka Diyos ko, hindi naman to. Sasabihin pa niya, there to match. Bakit hindi na lang kayong dalawa ang magtirahan? I-add nyo followers nyo, di ba? Mas bora. Para may makain kayo, don't forget, malapit na Christmas. Ha? Pati naman yung mga followers namin, daddy? Oo. Nakaloka. Ano ba, daddy? Pati naman po yung mga update. Pati naman po umabot na sa ganun. Unang-una, daddy, ha? Gusto ko kayong ibalik sa nakaraan. Ito naman sinasabi, naghihirap kayo. Pero wala naman din kayo nung araw. Si Liza lang talaga nagtagulod sa inyo. Diba? Ikukwento ko pa ba kung ano yung mga sinapit ni Liza nung araw? Kung ano yung journey ng hardship ni Liza para lang maabot ang pangarap niya? Diba? Eh, ikaw tong puro kareklamo nung araw. Kung sinunod ka namin, palagay mo may mangyayaring maganda sa anak mo. Diba? Alam ko, hindi maganda itong mga pinagkukukda mo sa Facebook page mo. No, para kay Liza. Dahil feeling ko kahit yung anak mo naiirita sa ganyan, sa kagaganyan mo. Di ba? Kilala mo anak mo at kilala natin si Liza. Baka isa si Liza yung dun sa nag-ano, caution kay daddy na baka labis yung mga feelings niya. Dapat bago ka mag-post, isipin mo muna, ano, gusto ba to ng anak ko? Maiibigan ba niya ang pagtatanggol ko sa kanya sa ganitong paraan? Hindi naman. Oo, nangungulila pa ang showbiz lang dyan sa pagtatapos ng relasyon. Tapos sumisingit ka na agad. At saka anong dapat yung ipagtanggol kay Liza sa iyo at saka kay Nanay Christie? Wala man tayong nababalita lately at saka puro nga promotion natin ng Liza Frankenstein yung binabanggit natin. Hindi ka nga marunong pasalamat. Oh, I'm sure na nakakarating naman sa'yo yung pag-suporta namin sa pelikula ni Liza kahit wala na sa akin. Hindi sa sinusumbat ko yon, pero para magaganito ka ba? Sandali lang. Marami kami nasasabi na magaganda tungkol kay Liza. Pero ano, may post ka ba ng pasasalamat? Di ba? Diyos ko, daddy, wag ako. Wag ako. Kasi kung may alam ka tungkol sa akin, mas marami akong alam tungkol sa'yo. Kung gusto mo lang magbulat-latan tayo dito. Diba? Huwag ako. As in, don't me. Don't me. ikaw ba, oh? Ikaw, daddy. Gustong-gusto mo ba ngayon yung career path ng anak mo? Gustong-gusto mo, di okay. O, di ba dapat nakaka-move on na lahat? O, ba't ikaw, di ka ba nakaka-move on? Meron ka pa bang ano, dapat na masingil sa akin? Meron ba? Wala ah.
Diyos ko. Nabuwag ako sa pera. Wow. Ako, kung gusto mo akong kausapin, Daddy, pwede mo akong kausapin. Bakit hindi? Diyos ko, open ang aking linya ng komunikasyon. Kung may mga sama ka na love sa akin, sabihin mo sa akin, baka malay mo nga, tama ka. Diba? E di, hihingi ko na sorry. Kung hindi naman at wala kang punto sa mga kinukudamo, sandali lang. Buti marami kong lilinawin sa ito. Pero sa Katnil, nag-uugat yung galit niya sa'yo? Hindi ko alam. Bukod dyan sa Katnil issue, hindi ko alam. Parang ang lalim-lalim nung pinag-uugutan yung galit. Oo nga. Ba't magagalit si Daddy? Ay, tanong mo sa kanya. Bakit nga ba, Daddy? Biglang sumapot. Kaya mo mamalula. Anyway, hintay na lang natin ang kanyang pagla-live. Kung meron, ha? Sana naman, pag nag-live, hindi nakainom. Para at least alamin yung sinasabi niya. O ako naman ay hindi naman mag-rant ng ganito. Kung hindi nag-rant si Daddy. Mm-hmm. Oo, sumasagot lang ako. Mm-hmm. Ay, katulad ni Jillian Vicencio. Oh! Yung nakasama ni Daniel sa Too Good To Be True. Mm-hmm. Si Tox. Oo. Yung parang totomboy-tomboy doon. Oo. O, yun. Agad na pinabulaan na siya yung third party din sa hiwalayang Katniel. Parang ano na yun, no? Parang na troll farm. Kasi iisa yung narrative eh. Iba-iba yung pagkakwento, pero pareho yung kwento. Diba? Umalat talaga na parang apoy sa ano social media. Nakakaloka. Na parang ikinwento ni Jillian sa isang actress. Su Ramirez daw. Tapos ipinasa kay Sophia Andres. Tapos ipinasa kay Catherine Bernardo. Tapos nga daw, diba, nung bago siya pumunta ng Korea para i-receive yung award niya, pumunta daw kay Daniel sa condo. Tapos siningi daw yung telepono. Pag hindi daw binigay in 5 seconds, hiwalay na. Nung binigay, nakita niya, nahinga daw, may conversation daw si Daniel at saka si Jillian. May mga ganun. Ang haba. Kompleto yung kwento. Umangat talaga yun. Talaga parang parang synchronized. Parang talagang lahat sabay-sabay tayo. Ito, iba lang yung pagkakwento pero yun yung kwento. Yun nga yung gustong palabasin. Parang napatunayan daw ni Catherine na si Daniel yun. Natotoo yung kwento tungkol kay Daniel. Dahil ang sinabi parang ni Jillian kay Sue ay maliit na birthday ni Daniel. So parang feeling daw ni Catherine, totoo to ah. Parang Kaya Catherine? Hindi, yan yung yan yung mga naglalabasan. Kaya ang daming memes kay Daniel na jokes daw si Daniel. Pero ako hindi talaga naniniwala. Kasi na, di ba nung lumabas yan, di ba, sinerge ko agad, pinakita ko sa'yo, sinet ko, sasag ko, Nay, parang imposible kasi pinafollow pa rin ni Catherine Bernardo si Jillian Vicencio. At kasama pa ni Catherine Bernardo si Jillian Vicencio sa A Very Good Girl. Oo. Pati nung premiere night nandun. Yung kasagsagan nung alam natin na hiwalay na sila, magkasama pa rin yung dalawa, si Jillian at saka si Catherine. Kaya parang ang hirap paniwalaan ng mga kwento na yon. Correct. Kaya nga agad-agad dininay ito ni Jillian. Na wala raw siyang kinalaman, huwag na siyang idamay at mataas ang respeto niya sa Katniel. Irespeto na lang din daw natin yung Katniel, di ba? Correct. At syempre, ay sinaluduhan naman siya dito ng mga netizen. Oo. Ang sabi nga nila ayan, di ba? Ang dali lang umamin. Katulad si Jillian, nasabi niya agad-agad pagkatapos lumabas ang issue, nalinaw niyang wala siyang kinalaman doon. Hindi totoo. Oo, sana raw all. Sino yung all? Ayun nga, ang tinutukoy nga ay si Andrea. Brillantes. Sana nga daw, nung una pa lang na lumabas ito at itinuturong siya yung third party, sana raw, nakapagsalita na agad si Andrea na wala siyang kinalaman para daw matapos na yung issue. Although, kung sakali na nagsalita at pinabulaanan yun ni Andrea, maaaring konti na lang yung magtuturo sa kanya kasi nga nalinaw niya na nung una na wala siyang kinalaman. Pero Naya, today, napansin natin, ang dami pong mga lumalabas ngayon sa Facebook na Andrea Brillantes nagsalita na ang haba ng text, tapos biglang follow the link. Pag kinlik mo yung link, clickbait pala kung saan ka dinadala. Baka virus pa. Kaya mag-ingat po kayo sa pag-click na ganyan. Kasi hindi pa po nagsasalita si Andrea as of today na eh, di ba? Baka paos nga manoy. Gaga! Paos. Hindi talaga natin naririnigan si Andrea. Yun nga inintay ng mga netizens.
Jocelyn, kailan daw magsasalita si Andrea? Kasi ako naniniwala, kung wala talaga kinalaman si Andrea, yung pananahimik niya kasi, di ba, silence means yes. Sabi niya, Andrea, di ba? Pero, kung ako kay Andrea, no, at lalo na't babae siya, babae, sabihin niya totoo, pakikinggan siya. Kasi naikukumpara si Andrea doon sa pagsasalita niya kay Richie. Bakit daw kay Richie nakakapagsalita siya? Bakit daw sa issue ng hiwalayang Katmer, hindi siya nagsasalita? Lalo pa ngayon, nakukumpara siya kay Jillian. Kasi si Jillian nga naman, agad-agad, di ba? Oo. No, huwag niyo akong damay. Oo, di ba? Kung ako kay Andrea, bigay mo na rin yung panig mo. Tatanggapin na siguro yan kahit magpakasiyanlim ka pa sa message mo na pagkahaba-haba. Pero hindi naman sinasabi kung sila pa rin. Kahit gano'n na lang, no, siguro maiintindihan na yung mga tao. Pero syempre, hindi naman natin inuutosan si Andrea. Kasi ako naniniwala ako, may tamang panahon para dyan. So siguro, ang iniintay lang ni Andrea ay ang tamang panahon para siya magsalita na tungkol sa isyong ito. Kasi sa ngayon, ha, Loya, parang nakaabang kay Andrea lahat ng tao kung anong sasabihin niya. Kasi tapos na si Catherine. Yung pagsasalita na ni Catherine sa IG, naka-gain ng 1.2 million additional followers. Wow! Oo. Tapos, ang nakakalungkot lang, no? Ang daming nang babash kay DJ na parang kasalanan ni DJ kung bakit sumuko si Catherine. Mm-hmm. Diba? Eh, dito sa amin, hindi naman natin inusgan si Daniel at si Andrea. Mm-hmm. Mas maganda lang na magsalita si Andrea para i-depensa ang kanyang sarili. Mm-hmm. O kung may mga kaibigan siya na gusto siyang i-depensa, mm-hmm, diba, tumayo kayo at magsalita. Ay, nagkahanap nga ng ibang netizen kasi diba may iba kaibigan niya, dinipensahan siya kay Richie. Oh. But ngayon daw kay Daniel walang nag-defend sa kanya. Bihit. Ha? Bihit? Sabi, walang nag-defend na friends. Baka mamaloy, kaya ayaw i-defend ng mga kaibigan nila, si Andrea, kasi mamaloy ayaw nila magsinungaling. Magsinungaling na ano? Na alam niya na yung totoo, kuya. Ayaw lang nila balik ka rin, kuya. Si Mrena, may theory na din, parang si Jegs. Anak ka doon. Well, anyway, again, mag-aabang pa rin tayo ng statement. Mula kay Andrea, lalo na kay Daniel Padilla, kung meron siyang gustong ibigay na assurance sa public na walang kinalaman si Andrea sa hiwalayan nila ni Catherine. Yun din ang hinihintay ng mga tao kung i-absuelto ni DJ si Andrea. Importante ay maraming realization ang nagawa nitong speak up. At ang nakakalungkot lang dito ay maraming mga tagahanga ang Katmer na umiiyak. Nalungkot hanggang ngayon. Sobra silang nalungkot. At para alagatain, lalim yun. Para maalala nila, okay, ang magandang samahan ng Katmer, ay ayun, biglang nag number 3 huh? Or number 2 ang House of Us sa Netflix. So, ay, may mga ano pa, may mga movie marathon sa mga plaza, yes, di ba? Yes, oo. Kung ganyang kamahal ng taong bayan ng Katniel. Oo, tsaka yung meron akong friend sa Las Vegas, iyak siya ng iyak habang pinanonood yung sa Netflix yung Katniel movie. Iyak siya ng iyak. Ayan o. Oh, ganon kamahal ng masa ang Katmer. Kaya hindi para ipagbunyi namin na kami ang naka-scoop. Mas nananaig-examine yung lungkot kasi maraming nagmamahal sa kanila. Na syempre yung iba, kahit i-suggest ko pa na sana magkabalikan, ayaw na rin yung iba. Oo, may mga ganon na may deserve ni Catherine ang iba. Yung hindi siya luloko, may mga ganun na. Oo, kaya kala ko naman yung iba gusto. Kaya yun ang wish ko. Eh, yung iba naman ayaw, wag mo na, wag nang ipilit, OG. Wag mo nang pagbalikin ng Katmiel, OG, utang na loob. At ikaw magbabalik. Kaya nga, hindi yun lang ang wish ko. Nung tinuit ko yan. Oo nga. Oo, ayaw nung iba. Pero syempre yung mga ibang solid cut nga talaga, may glimmer of hope. Hanggat hindi sila kasal sa kung kanino mang iba, di ba? Pwede sila pa rin sa finals. Correct. Oo. Meron na nag-comment dun. Sana daw, nag-iwalay na lang daw si
si Brenda tsaka si Junior. Ay, sabi? Kasi ang tingida naman yung nabi sa likod niya. Ano sabi? Parang hindi lang naman inaamin eh. Parang matagal na. Parang? Hindi, kuya. Meron pa kami 5 years. Taray, 5 years? Ni Tani. Sisiro pa lang kami, mamuno eh. Oo. Meron pa kami 5 years. Gaya-gaya sa 11 years? Grabe. Oo. Ang tanong, aabot ka ba ng another 5 years? Oo naman, kuya. Hindi ito sa showbiz. Hindi ko alak yung Jonel. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito pa si Mama Loy, ang 1 to 1M subscribers na po kami. Dumagdag na po kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Kasi madali lang, ikiklik lang po yung subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigay po yung aming episode, mayroon kayong komento sa lahat ng aming shake, ha? I-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. At pag-click niya, kayo po naman naman na-notify na meron kami yung latest update. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes! At naman natin mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy! M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po yung aking pong vlog ng aming pong hosting para kay Papa P. Yeah. Diba? Sa Malyar. Ayan, yung behind the scenes po, makikita niyo po dyan. At syempre, kung meron po kayong mga special events sa inyong buhay, kasal, debut, mga birthday, mga company events, ayan po. Si Mama Le po, meron pong events company, ang Lavida Events and Creatives. Visit lang po yung aming website na www.lavidaevents.com. Thank you po! Ayan, Rena. Hello mga ka-update! Pag-follow naman po ng aking FB page. Aking Rena po, MRENA. Gusto mo follow-follow, wala ka naman yata pinapost doon. Meron po yan, okay yun eh. Paano siya follow lang siya mapapanood? Meron na bang ano, 1,000? Okay na lang, Mama Roy. Gawin niyo na po 1,000. Yung akin, di ba gawin niyo ng 5,000, di ba? Mama Roy FB page. Ibawas niyo na dun sa Ojo Diaz TV page. Ha? Ang dami-dami! Grabe! Ang dami-dami nanonood ng news ko naman! Sa OGDS TV po yan. Yes. Partage po yan. At syempre pa ang aking panayam naman kay Robby Domingo. Ay! Oo, diba? Parang maraming ispyok dun ah. Oo nga. Ang kanyang pagsisiwalat ng kanyang damdamin. Huh? Yes. Tungkol sa join nila ni Mikey ng kanyang mapapangasawa. Ayan, eto po. Robby, kumusta na? Hanggang ngayon, may mga moments na mahina ako. Dahil iniisip ko bakit napunta sa kanya, bakit sa amin. Pag nag-uusap ba kayo ni Mikey, parang nasasabi niya, nahihiya din siya. Oh yes, ganun kami ka-transparent sa ilo't isa. May mga pagkakataon, Kuya Ogs, na hindi ko na minsan kilala yung sarili ko. Sa sobrang stress, nawawala ako. Nagdadabog ako. Bakit? Isang araw, nasapak ko yung pintuan. Na pinagkatiwalaan ko ng sobra, in the end, wala. Niloko ka lang. Oo. Para ako nagpa-college ng 10 tao. Diyan po yan sa OGDS Inspires na nasa I1TFC na rin. Okay? Yeah. At syempre pa ang aming pasasalamat sa inyong lahat. Yeah. Dahil hindi dahil sa inyo wala kami celebration ng 3rd anniversary. Yes, 3 years na po tayo. OGDS Showbiz Update. Yes, thank you po! Diba? Syempre yan ay ginanap sa numero 11 restaurant. Diyan sa 11 Scout Madrid yan. Yeah! South Triangle, Quezon City. Ayan no, yan kanilang fanpage. Sa kanyang kanilang IG account. Ayan. Yeah. Meron palang ganyan, ano, tagong-tago lang yung venue. Talaga, parang ano, house party, no? Correct. Oh. May mga bibyoke, ayan. Yung mga private rooms din. Oo, diba? Doon kayo maghuntahan kahit madaling araw. Yeah. Oo, ayan, napakaganda dyan. At meron silang stage dyan, no? Dyan ginanap ang OGDS Showbiz Update 3rd anniversary. Yes. Tapos, syempre, maraming salamat sa Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes, Dr. Padala G. Na. Alis! Blitzon! Wow! Ayan po, andyan din. Ang hungry sibs talaga, hindi tayo nakakalimutan. Oh, thank you, hungry sibs. Love you. And then, kasi yan naman yung ano, may pinakamasarap na baked lasagna. True! Ako na nagsasabi pa ulit-ulit, mukha na ako sirang plaka. Ay, kasi naman natikman ko na yan. Yes! O, ano sarap din yung kanilang cheesy
bacon, baked potato. Ah, masarap din yan. At saka yung kanilang baby back ribs. Saka yung kanilang baked salmon. Salmon. Saka baked nachos. Yes. Oo, ang dami-dami inuwi ni Brenna. Yes, buo! Palang mo. Oo, ha? At syempre, ang Sushi Fine. Ay! Ang talag! Sushi Fine, ang may-ari niyan ay very successful na. Dahil isa tayo sa nakatulong para maging successful ang kanilang Sushi Fine o yung kanilang baked sushi na apakasarap. Sarap. Na dalawa na ang branches nila. Wow! Oo, ni MJ at ni Francis. Wow! Na malapit ang ikasal. Wow! Baka walang wedding planner. Oo. Baka po ah. Na. Mamalayo, wedding planner, oh. Tapos pag wala pang makeup artist, Martina sa busap. Oo, si Martini. Yes. At syempre, Mama Nors, maraming salamat po sa... Thank you, Mama Nors. ...ilang ka kanina regarding mo. Thank you po. Thank you so much sa nakibahagi sa Premier Grip at Celebski sa kanilang pag-share ng mga pa-premium natin. Ay, syempre na eh. Oo. Ang Victoria Skin din, di ba? Ang bongga na bigay ng mga gift certificates. Correct. Thank you, Dr. Haya Pakis and Victoria Skin. At syempre pa, ang Diohana Boracay Beach Resort sa Station 3 ng Boracay. Yes. Ohana.com, ayan po. I-search ninyo yan sa website. Thank you, Tita! At syempre pa ang Heavenly Dessert. Yes! Ang cakes natin. Syempre ang si Papa Perks. At Chef Jen! Thank you so much. Ang ating third anniversary cake at saka yung mga cupcakes natin na talaga namang lahat ay talagang nalinam naman dahil hindi masyadong matamis. Tamang tama yung tamis, no? Correct. Kaya magka-cream for more ka. Naman, siyang gloves. Ayan, at syempre pa, oy ha, December 8 naman sa Samsung Hall. Guest po ako ni Miss Marisa Sanchez sa kanyang concert. Hindi lang naman ako, ano lang naman ako, extra-extra lang ito. Ay, parang hindi eh. Parang top bill eh. Kasama si Ding Dong Avanzando, si J.M.D. Guzman, si... Wilbert Ross, si Ronnie Liang. At may surprise guest. Yung tickets po, ayan po yung number. Contact na lang po kayo December 8 po sa Samsung Hall. Ha? Yes. Napakahusay niya si Marisa Sanchez. Yes. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod. Papawasin o GDS sa langit ng sasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilip sa amin? Chichika mo na! Dali! Brenna, nami-miss nila yung knock-knock mo. Oo nga! Huwag ka na raw pumasok. Ha? Kailangan yung knock-knock para na. I'm sorry. Nami-miss, di ba? Oo, nami-miss. May knock-knock ka ba? Meron, kuya. Wow! Sige. Ano? Knock-knock. Who's there? Jillian. Jillian. Handa, ah. Jillian who? Jillian. May kilig-kilig ako dyan. Jillian. Basta rin ako ka lang. Ay! Kilig-kilig ako dyan! Ay!